Hello, San Pablo. Marlo Magtibay here. At bandang 5:20 na yata ng umaga ngayon. Ito yung araw na hinihintay namin, at least dito sa San Pablo, yung taon ng Floats Parade bilang pahagi ng Coco Festival. Siguro kung nagtataka kayo, bakit ang aga, napakaaga ko pala yung nag-vlog ngayon, tingnan mo naman kung sino yun nandito. What's up? Medyo ano lang din, actually, 2 o'clock kanina, medyo nalimpungatan ako at yun nga, tinamaan ako ng sakit ng ulo, kaya ano, tinry ko matulog ulit pero hindi ko na nakayanan yung sakit ng ulo ko, kaya 5 o'clock ngayong oras at ako nagising at yun nga, uminom na rin ako ng gamot. Hopefully, makatulong yung gamot na yon. Pero kung hindi, kailangan ko uminom ng iba pang variety ng gamot. Yun nga, by 8 o'clock kami mag-uumpisang kumilos dito dahil yun nga, bukod kasi sa pag-ready sa parada, dahil may mga special kami mga bisita dito, hindi naman namin pwedeng ganun-ganun na laang. Kaya kahit pa paano, paghandaan namin sila ng konting makakain dito sa para by ano, para kahit papaano magkaroon ng laman yung tiyan nila mamaya. Ayun. So, alas 8 pa kami mamibili. So, dito sa documentation na to, ang gagawin ko ay dalawang videos. Isa, para sa Eureka. At pangalawa, itong ginagawa ko ngayon bilang behind the scenes. So, it's a challenge for me na gumawa ng dalawang video. Pero I will make sure na magkahiwalay na video at magkaibang mapapanood din nyo doon sa dalawang video na gagawin ko. Yun, later ulit, alas 8. Ayun, pasikat na ang araw dito at so far naman ay itong kalsada na pagdadrausan ng floats parade ay may mga tumadaling pagsasakyan. Hopefully, yung mga motorista ay aware na mamayang bandang tanghali or as early bago magtanghali nga ay sasarduhin ulit sa traffic itong mga motorista para doon sa gagawing floats parade. Actually, yung starting point ay doon pa manggagaling sa ano, sa may gasolinahan, sa may Pergas or formerly known as Caltex. Ano lang, lumabas lang ako ng bahay para obserbahan yung traffic dito at maluwag naman. And since kasi dineklara ng local government dito na suspended ang klase ngayong araw to, kaya kahit paano nakatulong yung pagluwag ng daloy ng traffic ko. But then again, sasarahan ulit itong buong kalsado na to hanggang sa dulo ng plasang ito para sa gagawin parada mamayang hapon. Okay, kasama ko ngayon ang pinakamaaga na karating sa bahay namin. Sige, pakilala ka. Shoutouts! Ako po si Kuya. Ako po si Edson. Shoutouts! Putang maaga sa umaga. O, shoutouts ka. Sinong gusto mong i-shoutouts? Sina Kuya Renz pa. Sana maaga sila. Renz, ano, punta ka na dito. Oh. Although hindi to live. Ayun. Ito yung neighborhood. Ito yung neighborhood namin. Fully sa Hagon Street. Barangay 7A. Na masasabi kong one of the safest, if not the safest barangay sa buong San Pablo Archipelago. Medyo malamig pa yung panahon. Kahit pa paano naibsan yung sakit ng ulo ko. At nakatulong yung gamot eh. Talaga naalimpulangatan yan ako. Mamaya, mamibili tayo ng ano. Ipang memberyan na natin sa mga bisita natin. Well, dito ko ngayon sa Pergas Station. At sa ngayon, may mga ilang floats na kaming nadadatnan. Isa doon ay from kay Congresswoman Sol Aragones. Tapos
Pero din dito isa na I think galing ito ng para naman to sa Jollibee. Base na rin sa design na nakikita ko, yakita niyo. Jollibee. Medyo ano pa man 8 o'clock roughly 4 hours pa na nalalabi bago yung assembly. Siyempre, yung magugulo sa parada ang mga riders ng Asus Park, of course. Oh, malakas na yung bonus ko ng lagay na yan. Tumatali pa rin yung mga sasakyan dito sa kahabaan na to ng Rizal Avenue hanggang sa City Plaza. At maingay na rin nagpapatugtog ng mga mobile na inupahan ng city government. Mamaya pa yung park ng assembly ng mga pupunta ng mga magpa-participate sa parada. Hindi tayo nakapag-video document kahapon dahil nga Mardi Gras, pero para sa kaalaman ng karamihan, last minute nagkaroon ng changes regarding sa street dancing. Yun ay originally nakaschedule na gawin yun sa Dizon High School, doon sa Oval Grounds na pinakita ko sa inyo doon sa last time na nag-video document ako. Pero dahil nga nag-last minute at sabi daw by the popular demand ng mga tao, ay inilipat eventually yon ulit sa City Plaza. Hindi ko alam yung naging epekto noon. Marami bang tao nung kahapon? Oo, madami. Pero yun nga, napabalita na nagkaroon daw ng delay yung pag-umpisa. So, dito kami ngayon sa parang unang bahagi ng palengke para kami makapamili na ng mga pagkain ng para sa mga bisita. Eto, 9 o'clock na at ngayon pa lang kami mag-aalmusal, pero eventually, ito rin yung aming ipapang snacks namin doon sa mga bibisita. Ano lang talaga, ngayon lang kami magkaroon ng time na makapag-aalmusal na. Then, hintay na lang namin yung ibang mga pupunta dito para makapag-prepare para sa parada ngayong araw na to. Okay, alas 10:33 na ang oras. Our guest for today at this time ang magkakapatid na sina teka, makalapit. Ayun, kasama ko ngayon si John Angelo at si Joseph Andrew. Hello. Yan. Okay, shoutouts muna kayo. Hello. Ikaw, Joseph, shoutouts. Shoutout dun sa ibang mga darating mamaya. Ayun. Madaliin nyo. Ano kasi medyo strangely hindi pa nakakarating yung iba dahil mga bandang 11 o'clock daw ang dating since kasi ang parada ay mga bandang alauna. Ayun, hopefully, ayun, good thing na nandito na sila. Medyo ako'y medyo sinisikura din ng kaba eh. Kamusta naman yung traffic pala sa labas? Ganun pa rin. Pasimula na. May nadat na ba kayong mga floats? Oh, may mga handa na doon. Mm-hmm. Yung mga bikers, yung mga float na San Pablo, yun. Mm-hmm. Nandoon na. Mm-hmm. Ayun. Pasimula na yung traffic. Pasimula na. Okay. Kasi yun nga baka just in case na hopefully aware yung mga motorista na sasarahan ulit yung traffic. Sasarahan ulit sa traffic ko yung kahabaan ng Rizal Avenue papuntang sa plaza para dito naman sa floats parade. Musta naman ang Musta naman Joseph yung yung parang biyahe niyo papunta dito. Okay na okay. Okay. Okay pa. Ayun. Pa wala pang traffic. Mm-hmm. Ayun. So expected na hopefully matapos tayo ng siguro mga 3 o'clock kung magiging maganda ang daloy ng parada. Hopefully hindi natin maranasan yung naging quote unquote aberya. The parade will go on at regardless, enjoy na natin, i-enjoy natin itong araw na to. Right? Oh! Okay. So far, 11:04 na yung oras natin at kahit papano ay marami na kaming tao dito. DK! Okay, Ren, shoutout ka muna. Hi guys. Hello po sa Gaming World family. Mm-hmm. Yowie! Cedric, shoutout.
Yowie! Hello? Hello? Ah, ito. Ito, pinakamaaga na karating dito. Alas 5 pa lang ng umaga. Nabubulabog na. Nabubulabog na po siya. Sakit ang ulo ko pagbangon ko. Actually, nung alimpungatan na ako, lumabas na ako ng gate para bumili ng mainom kong gabon. Eh, nakasalubong ko to. Siya kumain yung almusal nila. Ayun, si ano nga, si... Si Eds. Oh. Tapos, oh. Tapos, okay. Siyempre, nandito rin. Okay, nandito okay, si Joseph Andrew, si John Angelo. Yan, nandiyan. Sige. Tapos, Reniel, shout out ka. Wala ka ba yung papatiin? Babati po sa aking malanding ex. At siyempre, nandito rin si Cholo. Tapos, natutulog niyang ano. Future na, ano? GF niya. Mamaya paglabas natin ng tanghali, tingnan natin kung ano magiging lagay ngayon ng ano ng buong Rizal Avenue, buong plaza para sa darating na parada. Alas 12 na ng tanghali at konti na lang at matatapos sila sa pagbibihis. Pagkatapos ito ay agad-agad ay lalabas na tayo ng bahay at nang makapwesto na kami doon sa may Pergas. Hopefully, makakuha kami ng maayos na pwesto. Dinabali siguro mauna. Importante, makakalap kami ng mga inihintay pa naming makakasama pa dito sa parada. Na-determine na namin yung pagpupwestohan namin. At ayon sa kay Sir Leo at kasama yung kanyang mga masisipag na staff, kami ay pupwesto pagkatapos ng float ng pure gold. Ngayon, hahanapin ko naman yung float ng pure gold para doon na kami makapwesto. Ang tanong, nasaan ang float ng pure gold? Ayun, kami ngayon ay pupwesto na sa likod ng float ng pure gold bilang ata sa atin ng tourism office. At ito napakagandang bagay regarding sa pagpupuestohan ng floats parade. Halo-halo, parade on float, parade on feet, magkakaibang kombinasyon. I think it will be fitted sa kahit sinong paparada. Well, kasama sa pagdaraos ng event, yung delay, and good thing na lang na on our part ay sinasamantala namin yung pagkakataon na habang hindi pa talaga tuluyan nag-umpisa yung parada, yun, tinetake namin yung time na para dun sa mga iba namin kasamahan na na makapag-credit, makapag-bihis na. So far, hindi pa naman umuusad yung parada, malapit na mag 1:30, and hopefully, by the time natapos na sila, ay ready na kaming makapwesto para dun sa parada. Nakikita niyo naman po, kami ay napasama sa grupo ng mga cosplayer. Nandito po tayo sa bahay ng Yereka. Makita niyo naman po ang aking chikiting. Ayan, naka-dede. Ito po ang founder. Ayan. Ito po ang magiging photographer natin. Yan po ang aking kaibigan. Ito naman po ang aking sampang kaibigan. Yan, naka-record na tayo ha. So, papasukin po natin ha, sa loob. Bahala kayo sa akin ha, pag kayo naka-ano. Outlast dyan. Ngayon po ay tayo ay hindi po kami nagpunta dito para makapag-awit sa inyo. Parang narin ko na yung linyang yun. Ayun, anyway, buti nila ang at ano, tulad ng kahit anong event, hindi naman siguro lahat, nagkakaroon ng konting delay, kaya sinasamantala namin ang pagkakataon na yung iba na kararating pa lang para makapag-prepare na. Talagang medyo tensyonado lang talaga ako kapag may mga activity event na involve ang Eureka. Ayun, thank God! Despite ng mga delays, I assume na natapos na kaming lahat ng preparations. Kami na lang ay maghihintay na lang ng few minutes para makausap din yung parada. Tingin ko naman hindi tayo aabutin ng gabi. Hindi katulad kagabi. Wow, it rhymes. Babalik na kami doon sa may PPCOM.
at para doon kahit pa paano tumambay. And good thing na lang na hindi pa umuusad or hindi pa nag-i-start at all yung parade. Mami niya. Pinapasalamat ako na nagpa-ano sa akin kay Kuya na nagpa-movie. Kuya, saan niya? YouTube, Facebook? YouTube, siyempre. Shoutout sa malandigong ex. Subscribe, Bobby. Ayaw kita sa IG. It was a fun day. It was hot, pero it's a good thing na mabilis na tapos yung parada. Okay lang naman niya. And hope to see you next year. Thank you, Franz. Binabati ko po ng mga kilala ko. Okay. Hello po! Clear the lane. Masaya! Very happy! Very happy. Hi. Hi sa inyo lang. Okay. Hi, Nay. Kamusta na lang sa lahat na hindi nakadalop. May message ko lang sa messenger na lang. Hello dyan sa Surpass Inc. Shout out po kay Okay, tapos na yung parada. And this time naman, ang ating ceremonial na uplifting ulit ng banner ng Eureka. Ano? Rin niya pahawak naman. Marlo, magtibay! Pag-iito mo yung makikita kong papalitan. Bago na rin daw yung founder, papalitan na. Pagkos nung anong bakito, friends. Ililibin. Bako na bako. Yung bakito. Sorry. Sinong iinom? Ladies lang, ladies. Me! Babae muna, babae. Abutan nyo, abutan nyo. Hindi na, friend. Nakainom na sila. Ayun, mga bagong dating. Yung bagong dating muna. Okay. Sabi ko na sa post ko, yung dati na, yung ginagamit taming banner for so many years, ni-retire namin dahil ito na yung bago. Yay! Ay, akala ko yung iyan. Okay. Ano, failin din yung mga babae. Nasaan na yung ano? Nasaan na yung lechon? Kalang lechon? Hopefully, makompile ko tong dalawang video. Isang video para sa Eureka at isang video para sa kay ano, para sa anime kabayan. One more thing pala, shoutouts pala sa Gaming World dahil inisponsoran nila yung ating snacks ngayong araw na to. At syempre, salamat sa advice ni Ma'am Andrea at sa support ni Ma'am. And syempre sa support din ni Match na kahit paano nakadagdag din tayo doon sa ano pang merienda dito sa mga bisita natin. Ayan. Thank you ulit sa inyong lahat. Mga maingay, mag-ingay. Ayan din.
Pag-ingay mo, bro. Bala din. Oh, oh. Sino sa akin? Huwag ingay daw. Huwag ingay. Huwag daw may... Ang ingay ni Gob. At yan po ang naging coverage ng CM para sa Floats Parade na bahagi pa rin ng 24th Coconut Festival dito sa San Pablo City. Una po sa lahat ay nagpapasalamat po kami sa San Pablo City Tourism Office para sa certificate na ito. At karangalan po namin dito sa Eureka Club na makapagparada po sa harap ng maraming tao sa buong mamamayan ng lungsod ng San Pablo. Maraming salamat po muli sa San Pablo City Tourism Office. And speaking of Eureka Club, ay maraming salamat sa mga kasamahan namin sa Eureka Club na sumama po sa aming parada. Hindi ko lang mabanggit lahat-lahat kayo at hopefully na give credit ko na kayo doon sa video na present namin sa inyo. Maraming salamat din sa mga guest participants po namin and hopefully nabigyan namin kayo ng credit doon pa rin, dito pa rin sa video na pinresenta po namin sa inyo at sa mga kaibigan po namin na gamers na suki po ng Gaming World. At shoutouts po kay Sir Glenn Delon at sa buong management ng Gaming World para sa pag-sponsor nila ng mga snacks po na pinorovide po namin para sa ating mga bisita. And hopefully next year ay maging mas maganda, mas maingay, kumbaga very festive at maging mas masaya po tayong lahat sa kabuuan ng buong taong ito hanggang sa darating na 25th Coco Festival dito sa San Pablo City. And with that, maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-subscribe lamang po kayo sa Anime Kabayan na YouTube channel. Like and share. At hopefully, kung may mga comments po kayo o gusto nyong shoutouts, ay mag-iwan na lamang po kayo ng komento dito sa comment box within dito sa video na to. At maraming salamat po sa inyong panonood dito sa special presentation na to ng CM. And with that, ako pong muli si Marlo Magtibay, logging out. Marami pong salamat sa pagsama ninyo sa amin. Happy Fiesta po sa aming lahat dito sa San Pablo City.